Magko-coordinate kami sa'yo pagka meron na ako nakuhang lawyer, kung sino yun, tapos kung sino yung sasama sa'yo dun sa mayor, no? Yes po. Ako naman, matapalamis ko sa'yo. Possible po ngayong gabi mag-message sa mga taga-Saudi kung dumating yung cash. Bukas na bukas, baka na sa'yo na o sa hapon na sa'yo na yung alaman mo kasi wala kang pabuto. Bukod pa yung bibigil ko sa'yo. What's up mga tropa, kung mahihilig sa chismis at nandito nga tayo sa Facebook page ni Apoy Palaboy at makikita nga natin dito, meron lang shiner na isang detalye, no, tungkol dun sa kasama ni Kuya mo Robin na mag-asikaso-asikaso tungkol dun sa kasuhan, no. So basahin lang natin ng konti, hindi natin makita yung pangalan, no, parang ewan ko kung anong sulat to. Pero ito, no, Gara Igracias yung nakatag din dito sa caption dito. Sabi dito, ito yung kasama na buntis na mag-asikaso ng kaso-kaso, no? Ang dami-dami naming umaalalay sa kanya. Kahit yung isang buntis, ha, na sa team namin, na sumama pa sa kanya, kay Mayor Barzaga, at pumila sa kanya. Kasama niya sa Rafi Tulfo in Action ng madaling araw hanggang hapon. Imagine that. Tapos, buntis pa. At yung isa rin na nag-asikaso sa kanya at kasama niya sa Cybercrime Unit at doon sa barangay. Sana man lang. Basahin lang natin, sabi dito, ayokong lumantad kasi bukod sa buntis ako, may problema pa daw siya sa mother niya. Pero sobra naman po ata yun na kami pa yung palalabasin mong masama. Kasi parang pinapalabas daw ni Kuya mo Bagger na sila pa daw yung masama. Hindi ko alam kung saang kwento yun, no? Pero sabi dito, bakit ano bang nagawa naming mali sa'yo? Yun bang mga sinasabi namin sa'yo ay para sa amin? Mag-isip ka nga. Unang-una, nagkausap kami ni Hadi NC, ha, para tulungan ka sa pagsampa ng kaso mo. Hinahanapan ka namin ng abogado, nag-volunteer daw tong buntis na to, natulungan kahit buntis siya, kahit wala na sa oras ang kain daw nila, go lang ng lakad, kung saan-saan bumabiyahe doon, masamahan lang si Kuya mo Bagger daw, nagbagandang loob daw sila na sila pa daw yung lumalabas na masama, no? To make the story short na lang, kasi sobrang haba ng message na to, no? Nakakatamad din basahin, pero eto lang, no? Kung alam mo ng buntis ka, sana hindi ka na rin nagpunta-punta dyan, no? Ipapahamak mo pa yung sarili mo at yung magiging anak mo, no? At eto kasi, meron tayong nasagap na balita na akala ko ba, sabi nito ni Madam Hadi na to, na marami daw kumukontakt na lawyer sa kanya na gusto daw tulungan si Kuya mo Bagger. Anong nangyari? Baka mga ghost lawyer din yan, no? Kasi unang-una, no, pumunta nga daw etong buntis na to at si Kuya mo Bagger kay Rapi Tulfo. Eh bakit ka pa pupunta dyan kung talagang merong tumutulong kay Kuya mo Bagger, no? Eh sana binigyan mo na ng rektang abogado si Kuya mo Bagger para hindi na magkaroon pa ng stress. Kaya parang talagang totoo yung sinasabi nito ni Madam Hampas Lupa din talaga, na kung gusto ka nga talagang tulungan, sana ibinigay mo na ng ibinigay, hindi mo na ipinapunta pa dyan kay Rapi Tulfo, no? Magko-coordinate kami sa'yo pagka meron na ako nakuhang lawyer, kung sino yun. Yun nga naman talaga. Ano ba talaga kay Madam Hadi, no? Ano ba talaga? Tinutulungan mo ba talaga o kino-content mo lang talaga, no? Kasi kung tutulong mo, bakit pupunta pa ng Rapi Tulfo kung rekta-rekta kasuhan na, no? Anong nangyari? Kaya eto yung nasagap natin na balita, kaya mo medyo or talagang napagod na si Kuya mo Bagger sa paroon at parito, no? Kasi wala naman pala talagang ibinibigay or hinain na lawyer, kasi ghost lawyer lang, no? Inilapit pa kay Rapi Tulfo. So ayun lang, no, ayun nga yung nasagap natin na balita na talagang eto pa, no, sabi lang din sa atin ng source natin, 13,000 lang daw talaga yung na-receive na pera ni Kuya mo Bagger base sa mga source natin dyan, na kung naalala nyo, no, sa video ni Hadi, meron daw siyang pinadala na almost 70,000 pero hindi niya ipinakita kung sino yung receiver. So ngayon, no, Hadi and si Hana, chismis content creator din, no, china-challenge itong vlogger na rin na to na ilabas mo kung sino talaga yung receiver nung pinadala mo na 70,000 kuno, no, kung si Kuya mo Bagger ba talaga yung naka-receive ng pera na yon, at kung magkano talaga yung na-receive talaga ng mga pera or na sinasabi yung tulong-tulong na hindi nga hinayaan pinansyal, eto si Kuya mo Bagger, no? Diba? Bigay mo, ilapost mo yung mga resibo na na-receive ni Kuya mo Bagger na pera-pera, kasi base sa source natin, no, 13,000 lang daw pala talaga yung na-receive na
pera pinansyal neto ni Kuya Mubagar. Baka yun pa yung ipinalimos-palimos ni Apoy Palaboy, no? Kaya naman talagang mapapaisip na rin si Kuya Mubagar. Siyempre nakakapagod talagang mag-asikaso-asikaso ng ganyan, no? So ayun lang, siguro dito na natin tatapusin yung video na to. At eto nga, no? Ay nako, pero good decision yung ginawa mo, Kuya Mubagar, para hindi ka na rin ma-stress. Kasi mga ghost employee pala talaga yung tutulong sa'yo. Mga multo. So ayun lang, like, share, and subscribe. Ay nako, content nga talaga. Bye-bye.